Hello, hello, hello guys. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito na naman ako si Yan Yan Vlogs at gagawa ako ng konting ma-share sa inyo sa araw na ito. Ayan po guys, naglilinis po siya ng refrigerator. Pasensya na kayo sa background ko. May mga bata, naliligo kasi sa may labasan. Rinig na rinig talaga kasi dyan lang sila sa likod naliligo, so may maingay ng mga bata, so yan. Nagbisi-bisihan siya ngayon kasi wala ka siya siyang luto sa hapunan. Yeah, kahit na walang luto ako pa rin eh. Kailangan magkumbra ka pa rin. Wow! Mga guys! Parang magkakipot ito. O, sa camera lang ba yan? Camera lang. Comment below po, camera lang ba? O, tsaka, pagpasensya nila ang aking airport. Tsaka puti. Puti. Oo, puti. Nakadikit ka sa puti. Tapos kaya puti din ako. Oo. Mute ka na ba ako? Comment below po. Wala pang ligo yan. Ba? Nagliligo na siya. Ayan yung mga pinagtatanggal-tanggal niya. Ayan. Ayan. Yung mga meat. Yan. Shout out po pala dun sa may favorite sa akin. Ano pa alam? Mix Moco TV. Ay, hindi pala. Ganun pala yun eh. Japan. Ganyan. Sa Korea. Sige na. Magbibidyo lang ko saglit kasi para naman may mai-content ako. Eh ngayong araw po pala guys, isang araw na mahigit. Wala kaming communication sa aking pamilya, sa aking mag-ama kasi yun nga. Nawalan sila ng sagap kasi may ginagawa daw. Nawalan ng internet sa balay namin, sa bahay namin. Kaya nakakamiss, wala akong kausap. Sana okay lang yung mag-ama ko doon. Namimiss ko na, lalo na yung si Brian. Cute, cute, cute! Hello, Brian! I love you, I miss you, Brian! Nakakamiss din yung anak ko. Hindi ko na siya nakikita sa isang araw mahigit. Ay, ang hirap pag walang communication talaga sa pamilya, ano? Mahirap. Eh, syempre, hindi din siya makapag-data doon yung asawa ko kasi wala siyang cellphone, si Rana. So, yung gamit lang niya is iPad or tablet, eh hindi naman malagyan ng SIM card. So, hindi talaga siya makapag-data. Kaya, kawawa ako. Wala akong kausap. So, mga guys, nagparamdam na si Majimbo kay ate. So, wait lang po a few moments. So, I'm back. Tinawag lang ako ng amo ko. Kaya, ayan. Nakakamiss na yung mag-ama ko. Ang lungkot-lungkot ko ngayon. Hindi ko man lang sila makausap. Wala akong balita sa kanila. Kaya kawawa. Kaya sana naman, yung internet connection, huy! Sana naman, maayos na. Para magkaroon na ako ng communication sa aking mag-ama, please. Sana mabilisan. Mabilisan ang pag-ayos ng internet connection. Please. Yan, busy-busy siya. Punta siya sa my ref, punta din siya sa telepono niya. Kumbaga ano po ako, dual sim. Telepono, dual sim. Pa telepono? Ba. Pa ref. Tinignan ko lang po mga guys, kung open po yung akin, mahal na Papa J. Mahal na Brad. So, tulog na siya. Buti ka nga nakakausap mo yung mag-ama mo, eh ako wala. Ate, ganyan yung pakaramdam ko pag nanonagat si Brad.
tatlong araw kong hindi nag-uusap. Ganyan ang pakiramdam. Kaya mo yan. Kaya, kaya. Sana naman yung internet connection. Please. Bilisan nyo naman para maging okay na yung internet. Wow, naman yung mag-ama ko doon. Lalo na yung anak ko, hindi siya nakakapag-YouTube. Lalo na pag nagpunta ng Scarborough si Brad. Isang buwan ko siyang hindi nakakausap. Marami ba sila? Isang buwan ko lang malaki. Isang buwan ko hindi makakausap. Hindi makakausap. Ito hindi ba siya magdadala ng telepono? Ayan, ayun nga po guys, daily routine ko ang mag-plan siya. Ay pag umaga kasi, pag umalis na yung mga bata, ayun, linis-linis sa bahay. Kaya pag paghapon na, yun, plan siya. This is my office, the planchahan area. Yun yung office ko. Ang hirap. Kusina. Dito po yung opisina ko sa kabila. Magka-opisina na kami. Ito, mahirap pag walang communication. Parang mixed emotion. Yung isip mo nandun lang sa kanila kung ano na mga pinaggagawa nila. Ganun lang ba? Ang hirap. At ako po eh, hindi ako makatapos-tapos sa plantsahin ko. Kasi tawag dito, tawag doon ang amo. Wala akong mapaan. Yun bang ano mga guys, yun bang nasa tabi mo lang, tatawagin ka pa. Nasa tabi lang niya, tatawagin ka pa na may ginagawa ka dito. Tatawagin ka pa, sabihin lang, iabot mo sa akin yung ganon, yung ganire, yung ganon. Eh, pwede namang tumayo man lang siya saglit para kunin lang. Kaso hindi eh. Lahat katulong. Kulang na lang. Ay, naku naman. Ganon ba talaga? Pag may yayaman, pag mapera. At katulong inaasa. Ganun talaga. Yun nga. Ito yung trabaho namin. Katulong. Kaya, hanggang yaw-yaw lang kami. Hanggang yaw-yaw lang. Ganun lang. Yung mapapagod ka na lang sa kanila. Pero, hanggang yaw-yaw lang. Kayang tiisin para sa pamilya. Ganun lang yun. Tingnan niyo mga langga. Tatlong beses daw akong tinatawag. Mga guys, hindi ko mo narinig. Lapit-lapit ko sa sala. Sinungaling din. Yan nga, mali nila. Ipinapasa sa katulong. Ay, sabi yan. Marami. Ganyan ang majimbo namin. Pasaway ka talaga ba? Ano ba? Yan mga guys, tinawag na naman siya. Pagpasensyahan niyo na po. Laging on and off kami, nawawala kami palagi kasi lagi siya natatawag. Ganyan si Majimbo. So, susawi OFW, isang katulong. Ayan guys. Naliligo kasi yung mga bata. So, lalagyan ko siya uli ng hangin. Hindi talaga ako matapos-tapos sa plantsahin ko, mga guys. Kasi panay tawag, ang daming utos. Okay mo nga, palihog. Itong isa. So, ayan, tapos ko nang binombahan, nilagyan ng uli ng hangin yung salbabida. Na Pepsi na natira. Tatlo.
Dahil nakalimutan ng mga alaga namin. Pag nakakalimutan nila, itinatabi namin. Kami na kinabang. FYI po guys, hindi kami. Siya. Mahilig siya sa soft drinks. Pero, nakinig naman ako sa kanya, binawasan ko na po ang pagto soft drinks at chips. Kasi sabi niya, tumatanda na daw. Siyempre, 40 ka na mahigit. 44, di ba? I'm 42 years old and still... Still daw. Yeah. Ang ingay po nila, ano? So, ayan. Lansahin ko na naman uli ito. Ayan na naman. Tawag na naman ako. Ayan, pag andito talaga yung mga amo namin, guys. Yung magkanda o gaga, tawag dito, tawag doon. Kung hindi si ate, ako. Kaya yung mga ginagawa namin, hindi matapos-tapos agad-agad kasi panay tawag. This is the struggle of a kadama. Kadama, a housemaid, a katulong, a katabang. Kaya, pag nasa abroad ka, lakasan lang ng loob at lakasan lang ng tiis-tiis lang sa magiging amo. Yan kami ni Jamel. Pahabaan ng pasensya. Nanalo kami. Pahabaan. Yeah? OFW sa kalam. Yes. Pero, ayan na. Wala siya dito. Tumatawag siya sa telepono. Saglit po. So, ayan. Gusto lang pala ng alaga ko ng water gun at inilabas ko pa yung water gun. Yun pala yung tinawag sa akin ng amo ko. Tapos ko na itong fransahin na nandito sa basket para pag natuyo na yung nilabhan kong uniform ng mga bata is lansahin ko na naman para bukas may pang-uniform sila. Kasi araw-araw ko talagang nilalabhan yung mga uniform nila. Araw-araw din plancha. At hindi po nananahimik ang washing namin. Oo. Kung makakapagmura lang po siya. Sasabihin niya magre-retire. Oh! Bunti ko na. Kamay ko. Tignan niyo ba mga guys? Papasuin pa ako po. Bakit kasi nilagay mo yan? Alam mo namang na dito ako. Sasabihin yung washing, pagod na ako sa inyo. Napapagod nga yung tao? Washing pa kaya? Tapos, yun nga, hapon na dito. Sunday. First day of the week. Dito. Kahit pa paano maaga-agang makaakyat. Kasi nga, may pasukan. Kasi every 5:30 ng umaga, ako nagigising. Kasi dapat alas 6 ng umaga is nasa baba na kami para gagawin yung mga lunchbox na ng mga bata. Yun lang yung daily routine namin na pag may pasukan. So, dito ko na po tatapusin guys. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung mat. Wag na wag po kayong magsawa sa kakapanood ng mga walang kakwentang-kwentang na isi-share ko sa inyo. Kaya, salamat at nandyan kayo palagi. Make a love shoutout po sa lahat-lahat ng mga palaging nagkukomento sa akin, mga nanonood. Suportahan na lang tayo mga guys. At hindi ko na po kayo isa-isahin. Basta maraming salamat po sa inyo. And have a good day. Kaya salamat po. Mamaling, i-end ko na. Bye-bye. Please subscribe din yung vlog channel and Conde Vlog. Conde Family Vlog. And comment below po. Ayan na. Bakit ba palagi mag-comment down below? Palagi na lang comment down below. Kasi malaki talaga yung airport mo. Bye-bye. At bye everyone. Have a safe day. God bless us all. Bye-bye. Bye!